kaya siya tumagal ng ganito. Unang-una, syempre, dahil sa effects, hindi po biro kasi yung graphics ng Volta's Cyberlife. Kasi makikita niya naman yan pag napanood yung sa sinehan and sa TV. Para sa akin, Miss Aubrey, kaya siya tumagal ng ganito. Unang-una, syempre, dahil sa effects, hindi po biro kasi yung graphics ng Volta's Cyberlife. Kasi makikita niya naman yan pag napanood yung sa sinehan and sa TV. As in, ako, sa 20 years kong nasa showbiz, ngayon lang po nakakita na gawa ng Pinoy na ganito kaganda. Pangalawa is yung schedule. Ginawa po namin to, nag-start kami ng pandemic, so ang daming restrictions, like si Rafael hindi siya pinapayagan mag-taping ng una, so inayos pa po namin yun ng mahabang panahon, tapos hanggang sa nagkakaroon ng shows yung iba't ibang artista, so hindi po namin mapagtugma-tugma, kaya masakit po ng ulo ni Miss Darling kaya rin po kami tumagal. Iyon. For me kasi, ang dami kasi yung locations na pinuntahan ng Volta's Cyberlife. Like, meron kaming Lebron, Batangas, kung saan-saan nilibot namin yung buong Luzon. Para sa akin, ang pinaka-memorable sa akin, ang pinaka-enjoy ko is nung nagpunta kami sa Subic. Mm. Yung lock-in namin sa Subic. Ilang days tayo doon? Mga 7 days at... 7 days ba? 5 to 7 days ata kami doon. Tapos yung itsura na pinagsistayan namin, yung parang villa, may room kami, tapos may common area. Every after taping, nandun kami ni, magkakaroom kami ni Radson sa ni Pat. Nagja-jam kami doon, pag rest day, nagsiswimming kami, pag ano, sabay-sabay kami kumakain, nag-workout. So, sobrang nakilala ko yung task dahil sa lock-in na yun. Para sa akin, mas naging totoong tao yung character namin dito. Mm-hmm. Kumpara sa anime. Anime. Iba't ibang layers. Personally, mm-hmm, pati yung acting coach namin, si Derek Mark, pati yung pagkakasulat ng script, mas mm-hmm may depth yung mga characters. Mm-hmm. Pero hindi naman namin iniba to the point na pag pinanood ng mga Voltes 5 fans, kasi hindi nila makikilala yung character. Parehas na parehas pa rin, pero nilagyan lang namin ng layer. Mas humanize namin yung characters namin. Simple lang yung sagot ko. Kasi gusto naming ma-experience nyo kung ano yung na-experience sa mga magulang nyo dati nung kabataan nila. Kasi alam mo yon, yung pakiramdam na uwi ka ng school or pupunta ka ng school, makahook ka sa isang show about sa limang magkakaibigan at sa isang pamilya. Diba? So, iba yung pakiramdam na nabibigay nun eh. Sobrang mag-invest ka sa show. And gusto lang naming ipa-experience sa kanila yung tuwa, yung lungkot, yung excitement, yung takot, na lahat ng emosyon na ramdaman ng parents nila. And hindi natin alam, di ba, baka pwede maging bonding nila yon every night. Manonood sila ng Voltes 5, kukwento ng mga magulang nila kung anong buhay nila dati nung panahon pinapalabas pa yung Voltes 5 sa GMA. Yun. Ako excited daw for that point. Kasi, ibang klase kapag surround sounds yung pinanoodan mo sa Voltes 5. Kasi ako, pinanood ko yung mega trailer sa dito sa cellphone, sa PC na headphones. Pero ibang experience yung pinanood namin sa Pro Tools, sa may GMA. Kung saan yung mga, yung audio mo, as in naka-surrounds. Yung mga experience, damang-dama mo eh. And feeling ko, mas ma-appreciate nila ng sobra pag sa big screen.
Lalo na ngayon pag nagpunta sila sa GMA, ako kasi may bisita ako minsan, ngayon pag nagre-recording sa AOS, nagpapasilip ako. As in, sabi sa akin, halos lahat na ng, ang tawag doon, ng editing software, or like, ng, lahat na ng tao sa ano GMA, sa post-prod, yun yun ang ginagawa. As in, nakafocus sila for this movie. So, I can assure na sobrang ganda nung ipapalabas namin ngayong April 19. Definitely, definitely. Kasi, kumbaga yung sa movie, patikim pa lang po yun eh. Mas lalalim pa yung story kapag pinanood po nila yung sa TV. Doon ako isa sa mga pinaka nagulat yung conveyor seats namin dahil hindi ko in-expect yung iconic na bumababang seats ng Voltes 5 sa anime is gagawin din talaga namin. And wala eh. Parang para sa akin, yun yung pinakamagandang set sa buong career ko na sobrang lakas maka sci-fi. Alam mong nasa Camping Falcon ka talaga. And nabisita rin namin yung set ng Busenian as in magkaiba talaga. Iba yung walls. Alam mong ibang mundong pinagmulan yung architecture na yun. Kaya galing, galing lahat ng gumawa ng ideas na yun.